Isang babala ng propesiya ang umugo ngayon sa Pilipinas. Milyon-milyon na ang nakakaalam ng totoong katangian ng lupain ito bilang lupain ng paglikha, Hardin ng Eden at Ophir, Sheba, Tarsis at Havila. Ito ay mahalaga at ngayong alam na natin, may responsibilidad tayo sa kanya. Sa mga nakalipas na araw bago pa ang ating Davao Conference, at maging kahapon at ngayon na ipinagdiriwang bilang araw ng mga santo sa Pilipinas. Nanginginig ang lupa. Ngunit bakit? Tanda ba ito? At bakit sa Mindanao? Lanak, nak, nak, nak. Nak, 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 nak. The Lord would say to the Philippines, I am shaking everything that can be shaken, so no man would glory in what I will do. For I have waited for a generation that I could raise up a purity and a holiness in, and I am raising up firebrand. There is a forerunner anointing coming upon the youth of the Philippines that will prepare the way of the Lord even into the Middle East, says the Lord. Look and see what I will do in Mindanao. For I am going to visit in a way that you cannot imagine. I am coming to Mindanao, says the Lord, as the God and the Lord of hosts, and I am going to start appearing. The Lord gives us a sign that I am going to truly change the nation. I am going to show myself to the guerrilla leaders, and I am going to come, says the Lord. And I am going to begin in the places in the Philippines that have been the bloodiest, the places where the guerrillas insurrection have been the strongest. And I am going to come with signs and wonders and miracles. And I am getting ready to pour out a miracle anointing upon the Philippines such as the earth has never seen. For Indonesia, they had a rushing mighty wind. But in the Philippines, they will have the fire from heaven that will begin to fall. This will be a purging fire. And I will say, I will visit even as in a day, says God. Do not think that I am not able to come in a day and begin to unravel the iniquities of the nations, says the Lord. I am going to visit the military. I am getting ready to come among the young military. And the Lord says, there's going to be a revolution of righteousness that comes within the military. I'm getting ready to dethrone everything that needs to be dethroned, for even the balls of heaven are full. Oh, I see the balls in heaven are just getting ready to be tipped over the Philippines, and I'm going to spill out my glory. And the Lord says, I will remove the shame that Satan has tried to put upon this nation. And the Lord says, look and see, for even the blood of the martyrs cries out there from Saudi Arabia. The blood of the martyrs cries out from those Islamic nations of my Filipino people that have laid their lives down. Do not think I haven't seen. Do not think I am looking away. Do not think I do not see you, Philippines. For I see you. You are the apple of my eye. You are a treasure unto me. And the Lord says, this is the day and this is the hour when I begin to change everything, says the Lord. I'm going to change the judicial system. I'm going to dethrone corrupt judges. I'm getting ready to deal with the police force. I am going to begin to expose. And the Lord says, look and see what I will do. For I will open up my treasure chest from the Philippines. And I am going to begin to release finance from the Philippines that will surprise and shake even Hong Kong. For I am getting ready to move a distribution of wealth, says God. And I'm getting ready to open the oil. I'm getting ready to open that which is in the ocean. I'm getting ready to bring forth a revolution even in the economic system, to the finance system. Look to the University of Manila, says God, where I will bring a revival that the, oh my Lord,
tulungan. Binanggit ni Cindy Jacobs ang pinakamadugong bahagi ng Pilipinas at tinutukoy niya ang mga laban ng Islam doon talaga sa Timog Mindanao. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na ang mismong pangalang Davao ay Ebryong salita at ito ang totoong pinakamadugong bahagi. Dahil ang Davao ay isang salitang katulad ng Havila na nangangahulugang panganganak, Eba o sumpa ni Hava. Ang Davao ay menstruation o regla ng babae. Isang pag-uugnay sa sinaunang Havila. Isang ugnayan kay Eba at ito ang pinakamatugo na bahagi kung saan lilinisin ang Pilipinas. Iyon ay inihalin tulad sa sirkulasyon ng babae o regla. Ito ay isang paglilinis. Sa kanang bahagi ng Davao ay ang isla ng Samal, na isang Ebryong salita din na letra por letra na nangangahulugang sergeant, ngunit simbolo din, emblem, o sa ibang paraan ng paglalagay nito ay isang tanda para sa lahat, ang tanda ng isang bansa. Nagsisimula na ang pagbabagong buhay sa Davao at nakita namin ito sa aming conference dito na halos 6,000 katao. Gayunpaman, kapag ang kanyang bayan ay nagpapanibago ng tipan sa kanya na nasaksihan namin dito, malalaman na magkakaroon ng paghatol sa lupain sa mga ayaw na sumamba sa kanya. Ang kanyang lupain ay lilinisin. Ngayon ay isang perpektong halimbawa nito ang mga lindol sa araw ng mga santo. Ano ba ang saysay ng mga yan? Alam mo ba na ang Book of Jubilees ay nagtala ng araw ng mga santo at mga ginagawa ukol dito? Bagamat ang paraan ay hindi mabuti, panoorin ito. Jubilees 22:16. At ikaw, anak kong si Jacob, alalahanin mo ang aking mga salita at sundin ang mga utos ni Abraham na iyong ama. Ihiwalay mo ang iyong sarili sa mga bansa at huwag kumain kasama nila at huwag aayon sa kanilang mga gawa at huwag maging kasama nila sapagkat ang kanilang mga gawa ay marumi at lahat ng kanilang mga lakad ay isang polusyon at isang karumaldumal at puro karumihan. Nag-aalok sila ng kanilang mga hain sa mga patay at sinasamba nila ang masasamang espiritu at kumain sila sa mga libingan at ang lahat ng kanilang mga gawa ay walang kabuluhan at walang saysay. Wala silang puso na makakaunawa at hindi nakikita ng kanilang mga mata kung ano ang kanilang mga gawa at kung paano sila nagkakamali sa pagsabi sa isang piraso ng kahoy, ikaw ang aking Diyos, at sa isang bato, ikaw ang aking Panginoon, at ikaw ang aking tagapagligtas, at wala silang puso. At tungkol sa iyo, anak kong si Jacob, naway tulungan ka ng kataas-taasang Diyos, at pagpalain ka ng Diyos ng langit, at ilayo ka sa kanilang karumihan, at sa lahat ng kanilang pagkakamali. Maging maingat ka, anak kong si Jacob, na kumuha ng asawa mula sa anumang binhi ng mga anak na babae ng Kanaan, dahil lahat ng kanyang mga binhi ay dapat na mabunot mula sa lupa, sapagkat dahil sa paglabag ni Ham, ang Kanaan ay nagkamali, at ang lahat ng kanyang binhi ay lilipulin mula sa ibabaw ng lupa at ang lahat ng natitira at walang manggagaling mula sa kanya na maliligtas sa araw ng paghukom. At tungkol sa lahat ng sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at mga may kabastusan, una, walang pag-asa para sa kanila sa lupain ng buhay. Ikalawa, at walang alaala sa kanila sa mundo. Ikatlo, sapagkat sila ay bababa sa Sheol. Ikaapat, at papunta sa lugar ng paghatol.
tulad ng mga anak ng Sodoma ay inalis mula sa lupa, kaya ang lahat ng sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay aalisin. Huwag matakot, anak kong si Jacob, at huwag matakot, o anak ni Abraham, naway ingatan ka ng kataas-taasang Diyos mula sa pagkawasak at mula sa lahat ng mga landas ng kamadian ay ililigtas ka niya. Itong bahay na ito ay itinayo ko para sa aking sarili upang maitanghal ko ang aking pangalan sa lupa. Ibinigay ito sa iyo at sa iyong binhi magpakailanman. At ito ay tatawagin na angkan ni Abraham. Ibinigay ito sa iyo at sa iyong binhi magpakailanman, sapagkat iyong itatayo ang aking bahay at itatatag ang aking pangalan sa harap ng Diyos magpakailanman. Ang iyong binhi at ang iyong pangalan ay tatayo sa lahat ng mga henerasyon ng mundo. Ezekiel 39. At ako'y magpapasapit ng apoy sa Magog at sa kanilang nagsisitahang tiwasay sa mga pulo. At kanilang malalaman na ako ang Panginoon at ang aking banal na pangalan ay ipakikilala ko sa gitna ng aking bayang Israel. At hindi ko man titiising malapastangan pa ang aking banal na pangalan at malalaman ng mga bansa na ako ang Panginoon, ang banal sa Israel. You're gonna see God. You are gonna see this land restored. My people who are called by my name will humble themselves and pray and see my face and turn from their wicked ways. Then I will, he promises, I will hear from heaven and I will heal your land. It's time to heal this land. He will come through on his end. He always does. It's your turn.